Hi guys, good evening. It's Bella, no? And this is my YouTube channel, Bella Stream. Ayan, shout out to all of you. Ayan. Medyo seryoso yung vlog ko for tonight. Ayan. Ang title ng aking vlog ay babala sa mga nire-recruit, no? Ayan, babala sa mga nire-recruit. Lalo na papuntang Middle East, especially UAE, yo. Lalo na yung hashtag Dubai, okay? So, itong sasabihin ko ay mula po sa aking puso, no? Concern bilang pa yung kaibigan, no? Kung sino man yung makakapanood ngayon, okay? So, sa mga dedicated, sa mga first-timer na marerecute, okay? Walang masama kung magpaparecute ka, marerecute ka nila, pero pag-isipan mong mabuti, okay? Minsan kapag narinig mo ay sahod ng katulong 20,000 isang buwan, 25,000 isang buwan, malaki na kung ikukumpara dito sa Pilipinas. So gora-gora ka, lalo na kapag sagot nila lahat at may ready visa ka na. Pero usually pagdating mo doon may temporary 2 months visa ka. Ito ay may mga trial. Kapag nagustuhan ka, doon ka palang imi-medical. Kapag pasado ka sa medical, doon ka palang magkakakontrata talaga. Pero kapag hindi ka nagustuhan ng employer mo, ibabalik ka sa agency at paulit-ulit na lang mangyayari ang agency, hahanapan ka uli ng mga bagong employer. Paulit-ulit lang. Ngayon, kung gano'n naman nangyari sa employer, balik ka na naman dahil hindi ka nagustuhan o hindi mo siya nagustuhan. Gano'n yon. Ngayon, pagdating po sa problema, hindi po talaga sila nakakatulong. Okay? Kahit maglumuhod ka pa dyan, umiyak ka pa dyan, makasakit ka pa dyan, mabaldado ka pa dyan, tuloy ang trabaho. Hindi ka nila pauwin unless na mabayaran mo lahat ng ginastos. Nandun na tayo, nakarating tayo dahil sa kanila, malaki ang ginastos nila, totoo yun. Pero po, paghirap na hirap na tayo, kagaya ng mga nangyayari sa ibang mga Pilipina, dinudugo na, namamanas na, napipilayan na, nakakasakit na, dahil overwork. Kulang sa tulog, wala sa tamang pagkain, minsan walang pagkain, dinadala pa sa kamag-anak, pinagbabantay pa ng farm, nag-aalaga pa ng bata, naghuhugas ng kotse, ipupunta pa sa business, babantay ka rin ng business, ipupunta ka pa sa kamag-anak, yun, laba, luto, linis, plancha, lahat, overwork, no? Minsan hindi talaga pinapasahod, nabubukbog, nandyan din yung minumolestya, no? At hindi ka pinaniniwala ng madam, kasi inaakit mo si sir, no? Yan. At ang pinakamasakit pa dyan, kung may kasama kang kapwa mo Pilipino o Pinay, sisiraan ka pa. Bira lang yung mangyari nung maging close kayo. Tandaan, una mo pagkakatiwalaan yung sarili mo, hindi ang iba. Lahat ng mga plano mo, huwag mo ipagsasabi. Akala mo, kaibigan mo na, dahil sa umpisa, mabait kayo, nagkapalagayan ka ni Love, pero hindi mo alam, siya pa pala ang unang titrader sa'yo. Lahat ng mga balak mo, pag-alis, dahil nagpaalam ka na ng maayos, pero walang umobra. Promise, kahit magpaalam po kayo ng maayos, daanin nyo sa pakiusap ng maayos, hindi po kayo papayagan ng agency at ang employer na umuwi pabalik sa inyong bansa. Unless nababayaran nyo lahat ng ginastos. Syempre naman wala tayong ganun, di ba? Kaya nga tayo napunta doon para kumita. Pero putik naman, patay-patayan naman po ang trabaho, no? Parang mapipil mo na hindi ka na makakabalik ng buhay sa pamilya mo, no? Grabe. Kaya po yung mga nag-comment sa akin dyan na hindi maganda yung pagtakas, sabad na huli daw si Sebe. Libo-libo ng OFW yung Pilipina ang tumakas sa kanilang amo at agency. Nakaranas ng hindi magaganda. Sa kanila mo sabihin yan, tanungin mo sila isa-isa. Palibasa kasi, hindi mo nararanasan ang nararanasan nila. Tandaan mo, dumaan kami sa maayos na pakiusap, lumuhon kami, pero wala ni isa sa kanila ang nagpa-uwi ng maayos. Kaya sa mga marerecute, payong kaibigan, pag-isipan niyo po mabuti. Dahil, pagdating sa problema, ang agency, ang amo, magtutulungan yan, magkukwentuhan yan, magkakapihan yan, pero ikaw ay nag-iisa at hindi ka pauwin. Kaya nga po, nauwi sa pagtakas. So, pakatatag kayo, magplano ng maayos. Kung gusto mo ng karagdagang impormasyon, i-message mo lang ako, no? Usap tayo sa messenger. Kapag ako ay may free time, bibigyan kita ng oras. My messenger is Cecil Barcelon Lopez. Okay?